itong si Carlos Agassi ay isa sa mga datihan ng rapper dito sa Pilipinas. At yung mga dati niyang kanta ay talagang sobrang angas. Sige, panuorin natin yung ngayon at yung dati niyang mga kanta. Let's go! Usap-usapan ngayon, di lang sa mga issue, kung hindi bilang isang meme, ang artista na si Carlos Agassi sa social media. Marami ang mga Gen Z ang nakahanap ng katatawanan sa kanyang mga kanta katulad nung Tok Tok at saka yung Milk Tea. At ngayon, napakarami pa niyang mga yan. In fact, gumawa sila ngayon ng bagong kanta, embracing his and his wife's online status as internet memes. Ginawa nila yan sa bago nilang kanta na nagngangalang meme or ang tawag nila ay meme. Pero alam nyo ba na bago pa man gawing katatawanan ng internet, itong si Carlos Agassi, eh bigating artista siya noon. Talagang kasama siya sa mga teleserye. At magugulat ba kayo kung sabihin ko sa inyo na meron siyang rap kasama si Glock 9? Glock 9, heavy hitter yan. Ang tanong ngayon, itong iisipin nating lahat, tinotroll niya lang ba tayo? Magaling ba talaga siyang mag-rap? Scam lang ba yung mga kalokohang kanta niya ngayon para makarami siya ng views? Aalamin natin yan ngayong araw. Kaya nako, mag-antay kayo ha. Abangan niyo yung panonoodin natin today. Anyways, meron tayong giveaway. Kaya huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Sagutin niyo lang din yung ating question of the day. Ilalagay ko sa ilalim yung mechanics. Eto na. Alam nyo, lagi ko sinasabi sa inyo na when it come to influencers at mga artista, curious ako. Kasi lagi kong binabanggit yung tinatawag na layers, kumbaga. Most of us, pag may nakikita tayong sikat, yun lang yung reference natin sa kanila, kung ano yung nakikita natin sa internet or sa TV. Pero ganito kasi, in reality, mga tao din, no, yung mga artista at saka mga influencers. At meron silang layers na hindi natin lahat nakikita. Yan yung aalamin natin ngayon kay Carlos Agassi. Kaya sobrang na-curious ako. Meron kasi akong nakitang isang post, sabi ko, hala, ang ganda nito. Malalaman natin kung sino ba talaga si Carlos Agassi. I found this video from Jepoy Ra Vlogs. Sabi niya, may mga magagandang kanta raw to si Carlos Agassi. Totoo kaya yan? Aalamin natin, magugulat ba talaga tayo na magaling si Carlos Agassi o hindi? Alam niyo ba itong si Carlos Agassi ay isa sa mga datihan ng rapper dito sa Pilipinas? At yung mga dati niyang kanta ay talagang sobrang angas. Sige, panuorin natin yung ngayon at yung dati niyang mga kanta. Let's go! Oh, ayan, sa kanya galing. Sobrang angas daw. Actually, nung nagre-research din ako sa kanya, ang dami kong nakikita na taliwas dun sa alam natin sa kanya. Siya rin mismo nagsabi na pag wala raw kwenta yung ginagawa niya, pumapatok. Pero pag pinag-e-effortan niya, wala daw pumapansin. Is he trolling? Yan ang malalaman natin ngayon. Sa panahon sa para nagsimula ng mangarap, larawan ng aking idolo ang palagi kong hawak at tulad mo gabi-gabi ang uri na nanalangin ang katuparan sa aking hiling ay mapasa aking subali. So ayun, if makikita niya, pakita rin natin yung lyrics. May matino talaga yung lyrics about your dreams. Ganyan, hindi kagaya na ngayon na isusubo ko na ipapasok. Ang layo talaga. At kasama niya pa si Glock 9 dito, ha? Glock 9. O diba ang layo nung kanta niya ngayon at yung kanta niya dati? Ganito kasi yan, guys. Pag nag-release sila ng ganyang kanta, yung dati niyang kanta, ha, bibihira na lang yung nanunood. Kasi hindi na siya in, hindi na siya patok ngayong taon, ngayong henerasyon, hindi na siya patok. Alam niyo yung kanta nung ano, Pash Pash? Ganun yung ginawa niya, diskarte. Actually, yun din yung naiisip ko, no? Yun talaga curious ako, nananadya ba sila sa ganito? Kasi alam na natin, di ba pag mas ma-issue ka ngayon, yun yung ano, yun yung mga pumapatok at pinag-uusapan. At at the end of the day, no, ang pagiging artist is a business. So are they doing this para mas kumita or mas makilala? Sabi nga nila, 'di ba, ang negative na ano daw, negative publicity is still publicity. Yun kaya yun. Ito kung tinatawag nila to sa maiksing salita, marketing strategy. Ito kasi yung mga trend at alam na ni Agassi, ni Carlo Agassi,
na pag-uo. Doon lang ako may problema. Lagi nilang ginagamit yung salitang marketing strategy. If ima-market mo kasi, tas ganito yung mangyayari. Aminin na natin, hindi ganun yung quality, hindi ganun karami yung mas bibili sa... Parang, ngayon lang to si Sikat, pero bilang isang artista, bilang isang artist, mawawala to in the long run. So medyo tagilid ako dun sa salitang marketing strategy kasi maganda yung market sa ngayon, hindi porket may engagement is magandang marketing na. That's for me ha. Pero kung yun yung ginugo nila, if that's how they want to be seen, edi go. Pag-uusapan siya pag ginawa niya yung kanta na to kasi ganito na yung mga lumalabas na kanta ngayon at nag-trending talaga. Kaya tama siya, yan na talaga. Kung gusto mong makilala sa internet, mambuisit ka ng mga tao, hindi na natin isi-sugarcoat. Inisin mo, manggigil, mang-offend ka, manggigil ka, mambuisit ka. Yun na talaga yun ngayon, diba? That's the sad reality of content creation sa ngayon. Kaya matalino tong si Agassi, si Carlo Agassi, kasi naisip niya yung ganitong concept na alam niyang pag-uusapan siya, alam niyang issue. Ngayon, nireakan to ng maraming vloggers. So ang magandang nangyari sa video niya, nai-endorse niya ng libre sa mga sikat na vloggers yung video niya. Ang tanong ngayon sa mga bashers, nakinabang ba sila? Sino ang nakinabang? Yung bashers ba o si Agassi? Eh o diba, si Agassi... May truth din dun. Isa sa mga strategy talaga, tama siya. No, sa mga social media influencers, yung mga inis ka talaga. Doon na lang papasok yung question of yung morality mo dun sa ginagawa mo. Ito talaga yung gusto mong iwan sa mga viewers mo. Yung nang iinis ka. Or gusto mo bang iwan yung naaalala ka nila, nai-inspire mo sila. Yun. Napakadaling sumikat ngayon. Sa totoo lang. Ang tanong is, tama ba yung pagsikat na ginagawa mo? Ayun ang question natin ngayong araw. Hindi ko alam kung may naiintindihan ba kayo sa mga sinasabi ko. Pero, napapaisip talaga ako. Alam nyo ba na ang dami pa nating hindi alam tungkol kay Carlos Agassi? Especially kami ha, lumaki kami. Kung makikita nyo picture niya to, talagang napakagwapo talaga niya, lalo na dati. No? Napakagwapo niya talaga. Sikat talaga siya, nasa mga teleserye talaga siya, nasa mga TV siya. This is for the people na hindi siya kilala ngayon, especially sa mga Gen Z. I don't think na active siya sa panahon ng paglaki ng mga Gen Z or ng mga Gen Alpha na ngayon na nakikilala siya ulit nitong mga to. So I guess ang purpose lang din natin dito is ipakilala kung sino yung kinalakihan namin na Carlos Agassi. Kasi palaisipan talaga. Honestly, palaisipan sa akin kung ano ba talaga yung totoong tao. Ano ba talaga yung totoong Carlos Agassi? Ano ba talaga yung ganitong totoong content creator? Sino ba talaga sila? Ito yung mga bagay na hindi nyo alam sa kanya ha. Iisa-isahin natin. Ang pangalan niya ay Amir Carlos Damaso Vahidi Agassi. Ang sabi, hindi ko ma-confirm to ha kasi wala akong makita, pero half Iranian daw siya, half Iranian. Ang ibig sabihin ng Amir ay prince. So parang, di ba lagi niya sinasabi, Amir of Rap siya, Prince of Rap. Nung panahon namin, I think sa ASAP to, no, merong hunks, ayan kasama niya sila, kung di ako nagkakamali, Piolo Pascual, Dieter Ocampo, si Jericho Rosales, 'di ba? Mabibigat yung mga kasama niya diyan. Ganong level siya. Ganong level siya. Yun yung mga kagrupo niya. Sadly ngayon, naging ano na lang siya, naging meme siya. Pero tignan natin, no, kung may talento ba talaga siyang tinatago. At tinotroll niya lang ba talaga tayong lahat? Ito yung pangatlong bagay na nalaman ko sa kanya, no. Ngayon ko lang din na-realize actually na lagi siya nagiging biktima ng hoax. Meme na siya even before this kasi sabi nila na lagi, no, na namamatay siya because ang running joke sa kanya ngayon is naka-steroid siya. Ay, hindi ko alam kung totoo yun or hindi. Hindi naman ako nagpapalaki ng katawan. Pero yun yung lagi sinasabi. Carlos Agassi, patay na dahil nasobrahan sa steroids. Yung mga ganon. Maraming mga artista na pinapatay sa hoax. At isa siya dun. Ito yung pang-apat na nakita ko. Tignan nyo to. Aaron Agassi. Kamukha-kamukha niya. May kapatid pala siya. May kapatid pala siya. Nakakaloka. At ito yung number 5, yung pinakamalaking masasabi ko sa inyo. Love din niya si Claudine Barreto noon. Ganon siya kalaki si Claudine kung hindi rin kilala ng mga Gen Z. Imagine niyo sila kung sa mga teleserye, mga ano yan, mga Catherine Bernardo. Yan yung mga version nung panahon namin, nung mga 90s. Sila yon, Catherine Bernardo, Marian Rivera ng teleserye. Sila yan. At partner siya noon.
Ganon siya kalaki. Ngayon, tinignan ko to, no? Doon sa discography niya ng pagrarap niya, meron dito sa Wikipedia ako nakahanap discography. Nag-start siya as Amir of Rap na din talaga, 2000. Meron din siyang Carlos, and then Amir. Tapos yung ngayon, hindi ko alam kung album yung ganon or solo-solo niya lang. Meron talaga siyang background. Ang problema ko lang talaga dito, ha, is I think hindi sila lang atay nag-i-edit, kaya medyo X on that part. I think kung mag-hire sila ng magandang producer talaga dito, gaganda yung ano sa kanya. So, eto na ngayon yung magic question natin para sa 1,000 GCash giveaway natin na malapit na pala mag-end of the month. May winner na ulit tayo. Sa tingin nyo ba, troll lang si Carlos Agassi at magaling talaga siyang mag-rap? I-comment nyo sa ilalim yan, ha? So, yun lamang po. Eto si Claro the Third. Nagpapaalam. Play tayo ng kaunting video niya na matino. Maglilim na ang ilaw, ang mahalagay na tupad ang aking hiling. Ito lang na